Ano nga ba ang purpose ng pag-inject ng antibiotics sa ating mga bagong panganak na mga inahin? At ilang beses natin ito pwedeng gawin? Tara, pag-usapan natin sa video ito. Hello mga farmer, magandang araw po sa inyong lahat at isang maulaning umaga po sa inyo. So mag-ingat po tayong lahat, no? Kasi nga merong low pressure area ngayon dito sa Visayas. So halos isang linggo na po na tuloy-tuloy yung ulan dito. So kanina ay nagpakain na rin tayo ng ating mga alagang hayop, mga baboy at manok. At syempre dahil sa tuloy-tuloy yung ulan ay naghalo pa rin tayo ng King's Vita Plus sa kanilang pagkain para na sa ganun ay mapanatili natin na malakas yung kanilang resistensya at malayo po sila sa sakit. So yan po yung isa sa mga aroma sa atin dito at yun yung nakatulong sa atin para maging maayos yung kalagayan ng ating mga alagang baboy. So ngayong araw pala na to mga farmer ay mag-harvest ulit tayo ng ating Madrid de Agua cuttings, no? Kasi nga maraming order sa atin ngayon. So halos araw-araw yung order sa atin, so nakapag-deliver na tayo halos sa buong Pilipinas na. So shoutout nga pala sa lahat ng umorder at sa lahat ng mga dumating na ng mga order nila. So sana po ay maparami nyo yan at laking tulong po niyan para mapatipid natin yung ating pagkain sa ating mga alaga. So isa na rin po yan sa naging source of income namin dito, yung pagbebenta ng mga Madrid de Agua cuttings. At the same time ay libreng pagkain sa ating mga alaga. So talagang laking tipid sa pagkain ng ating mga alaga hayop. Okay, so dahil sa maulan ngayon ay sasagutin muna natin yung isa sa mga tanong ng isa sa mga subscriber din natin at patungkol ito sa pag-alaga ng inahin. At yun po yung paano daw or ilang beses daw yung pag-inject ng antibiotics sa ating mga inahin. So ito po yung kanyang tanong. Okay, so ito po yung tanong ni Ma'am Josephine Baltazar, no? So ilang beses daw mag-inject sa bagong panganak na inahing baboy? Pakisuyo po, lagi po akong nanonood sa mga vlog po ninyo. Okay, so maraming salamat po ma'am sa parating pagtangkilik sa ating mga videos, no, na ginagawa. So bakit nga ba tayo nag-inject ng antibiotics sa ating mga inahin na bagong panganak? So ang purpose po niyan ay for prevention para hindi sila magkaroon ng infection dulot ng kanilang panganak at maiwasan natin yung iba pang mga problema na pwedeng dumapo sa kanila. So napaka-importante pagkatapos manganak ng ating manahin, so kailangan mag-inject na agad tayo ng antibiotics sa kanila. So sinasabayin po natin yan ng pag-inject na oxytocin para nasa ganun ay mailabas po niya lahat yung debris na naiwan doon sa kanyang matres. At kapag meron kasing naiwan ay yun yung magre-resulta na magkakaroon sila ng infection. So isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng MMA or kawalan ng gatas yung ating mga inahin. Magresulta din po yan sa pagtatae ng ating mga bik. So kinakailangan mag-inject agad tayo ng oxytetracycline, dihydrate, alamycin LA yung gamit natin dito. So kahit anong brand naman yung mga farmer, basta antibiotic, so same din naman yung effect niyan sa ating mga alaga. So ang dosage po nito ay 1 ml per 10 kilograms na body weight ng ating mga alaga. So ibig sabihin kapag umabot ng 150 kg yung inyong mga baboy na inahin ay kinakailangan 15 ml yung ating inject sa kanila. So 10 ml sa kabila at 5 ml sa kabila intramuscular. So 10 ml lang kasi yung pinaka-maximum na pag-inject sa isang parte. So kapag lumagpas na doon ay baka makasama sa ating mga alagang baboy. So kapag nagkaroon ng problema ulit yung inyong mga alagang inahin, no, pagkatapos tayo mag-inject ay antay ulit tayo ng after 3 days saka tayo mag-follow up. So nakadepende din po yan sa mga antibiotic na gamit natin. So kapag enrofloxacin bacteria yung gamit natin ay isang shot lang po yun. At kapag nagkaroon ulit ng problema ay pwede agad tayo mag-follow up the next day, no? At kapag okay na ay kahit na hindi na tayo mag-inject ulit. Okay, so kapag natatakot naman tayo na mag-inject, no? Meron naman tayong mga powderized na mga antibiotic kagaya ng Panamox Forte or di kaya ay Primoxil powder or Amoxil V. So ito po yung ating mga binibigay sa mga natatakot mag-inject, no? So ang paggamit naman ito for prevention ay 3 consecutive days yung pag-administer natin sa ating mga alaga. So walang tigil yan. So ibig sabihin walang awat. So pag sinimulan natin, dapat sunod-sunod, 3 araw, yun yung ating pagbibigay. So for treatment naman or in case na nagkaroon ng problema yung ating mga inahin, ay 5 to 7 consecutive days naman yung pagbibigay natin. So kailangan sundin natin yung mga farmer para mas maging effective yung ating panggagamot. So yung ginagawa kasi ng iba ay isa lang yung pagbibigay ng mga powder, so hindi po yun magiging effective. At yung iba naman ay merong may pagka-pilosopo, no? So sabihin nila hindi naman yan magkakaroon ng problema yung ating mga inahin, so wag na tayo magbigay ng mga antibiotics. So tandaan natin mga farmer, prevention is better than cure pa rin. So kinakailangan wala pang problema yung ating mga alaga, kinakailangan ay agapan na natin agad. So mas mahirap yung paggamot
kaysa dun sa pag-prevent natin na magkaroon sila ng sakit. So yun lang mga farmer, at para masigurado natin na talagang maganda yung performance sa ating mga alaga, so pwede tayong gumamit ng mga feed supplement kagaya ng King's Vita Plus yan. So subok na dito yung mga farmer. Actually gumawa ako ng video kahapon na kung saan ay in-explain ko doon kung ano yung mga benefits na ating pwedeng makuha sa paggamit ng King's Vita Plus, kasi nga napakaraming mga essential na elements yung pwede natin makuha dito, kagaya ng multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes, calcium. Napaka-importante po yan sa ating mga alagang inahin, pamparami ng gatas at pampalakas ng kanilang mga buto. At the same time, bone development din para sa ating mga alagang big. May probiotics din ito na kung saan ay makakaiwas tayo sa pagtatain ng ating mga big. So try nyo rin mga farmer at baka sakaling makatulong. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin at magaganda yung bulas ng ating mga big. So ulitin lang natin mga farmer, no? So sa pagbibigay ng antibiotic, pagkatapos manganak na ating mga inahin, enjek agad tayo. At kapag nagkaroon ng problema, after 3 days, tsaka tayo mag-follow up. So kapag powder naman yung gamit natin for prevention purposes, 3 consecutive days yung pagbibigay. At kapag treatment ay 5 to 7 days, yan, sunod-sunod na araw yung pagbibigay natin ng mga powder. So yun lang mga farmers, so sana po ay nasagot natin yung tanong ni Ma'am Josephine. At sa mga may dagdag katanungan, comment lang kayo sa ating comment section. Baka yan na yung ating susunod na mga topics sa ating mga susunod na mga vlog. So yun lang mga farmer, at ngayon dahil tumila na yung ulan, ay harvest na tayo ng ating Madrid de Agua. Let's go! So ayan, nandito na tayo sa ating taniman ng Madrid de Agua. So kakatapos lang umulan at ngayon ay mag-harvest na naman tayo. So share ko lang mga farmer yung journey ko sa pagtatanim ng ating mga Madrid de Agua dito. At tuloy nagsimula lang ako sa 10 piraso na mga cuttings na binigay sa atin. At ngayon ay siguro nasa 500 to 600 puno na yung ating mga naitanim dito. At yan, so halos araw-araw tayo may order ngayon. At laking tulong ito sa ating pang-araw-araw din na gastusin at sa pagkain natin mga alaga. So kayo din mga farmers, sa mga gustong bumili, so pwede kayo mag-message sa ating Facebook page ng Manguma TV. At pwede nyo pong paramihin yan at gayahin yung ating ginagawa dito na kung saan ay alternative na napakain sa ating mga alagang hayop. At pwede pa natin pagkakitaan sa pagbebenta ng mga cuttings sa mga gustong bumili nito na mayroong mga alagang mga baboy, manok, itik, pato, paka, kambing at marami pang iba. So itong mga reject natin mga farmer, actually tutubo pa rin ito, kaya tatrim natin dito sa mga bakanting lote natin yan, dyan sa mga pagkita na hindi tumubo yung mga tirim natin na Madrid de Agua. So dyan natin ihalili dyan sa kanilang gitna yan, oh. So dito nakapag-harvest na rin tayo dito yan, sobrang dami na po yan. So kanina ay nakagawa na tayo ng butas dito at yun, tutusok lang natin ito, so ganoon siya kabilis patubuin at paramihin. So tara. So pagtanim dito ay kapag ganitong maulan, so pwede natin i-direct agad dito sa lupa, no, yung ginagalaw. Yan, so isang junction sa lupa at isa yung nakalitaw. Yan. So ganyan lang, ganyan yung kasimple magtanim. Pero kapag hindi maulan at sobrang init ng sikat ng araw, so buti tayo munang maglagay sa mga paso or sa mga plastic pot. So doon muna natin isi-seedling para sigurado tayo. So dito hindi naman ito naabot ng mga manok namin, so okay na ito dito. Yan. So mabilis na tumubo, mga 1 week siguro ay talagang meron ng lalabas dito ng mga sprout o bago sibol ng mga dahon. Yan. So ayan, tapos tayong magtanim dito ng mga cuttings natin. So napakabilis niyang patubuin. So dito meron na tayo dito mga nakatanim dati, no? Ayan. So ito po yung mga maliliit na sanga. Ayan, kung makita natin, tinusok lang natin dito yan. At may sibol na. Ayan, nakahilera yan dito sa mga di natin ginagamit na mga lupa, no? Ayan. Dit lang pero meron agad mabas na mga sibol. Ayan. Ito rin. So hanggang dun yan sa dulo, meron pa tayong mga tanim doon na harvest na rin natin. At dun sa may gilid ng kanal, yan, dito rin sa taniman natin ng mga gulay. Yun, so ganoon lang mga farmer. Napaka basic lang yung ating ginagawa dito. At least ay kumikita tayo habang ginagawa natin yung ating passion, yung pagka-farming. Yun. So ay mga farmer, tapos tayong mag-prepare ng mga cuttings na ipapadala natin, no? At ngayon po ay meron na naman tayong daming mga dahon ng Madrid de Agua. Yan. So ito po ay ipapadala natin dito sa ating vegetable na shredder. At ito po yung gagayarin natin
at bibigyan natin sa ating mga alagang baboy, tsaka manok at pato. So meron dito mga farmer, lumili ako ng sapalang niyog. Ito rin po ay alternative natin na pagkain para sa ating mga alagang manok at pato. Yan, so napakamura lang yan yung bili natin, nasa 40 pesos per sako. Dahil sa walang init ngayon, tuloy-tuloy yung ulan, dito muna natin binilad sa loob ng bahay. Okay, so tara mga farmer, drive na tayo at para may bigyan na natin sa ating mga alaga. Farmer, no? Yung ating nagayat na. Yan, so pinong-pino. Napaganda nitong gawing pakain na sa ating mga alagang baboy, manok, pato. Yan, so kahit mga pabo, itik. Napakaganda nitong gawin. So sa mga nagtatanong pala kung saan magbili yung ating vegetable shredder, no? So sa Shopee natin nabili ito. So ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section or sa description ng ating video na ito para nasa ganon ay sa mga gustong bumili. So mayroon kayong access dun sa ating shop na bilihan. Okay, so ito na mga farmer. Ligpitin natin ito, tsaka ibigay natin sa ating mga alagang hayop, especially sa mga baboy natin at sa mga manok. Merienda. Ito rin, yung mga ginahit natin ng mga madidaagwa. Sapalang niyog, tsaka corn grease at konting feeds. Yan. So syempre, lalagyan natin ang King's Vita Plus yung kanilang pakain. Yan. So tara, kainan na sila. Pag-alaga ng hayop mga farmer, di natin pwedeng iasa sa mga chamba-chamba lamang. So kinakailangan, makasigurado tayo, wastong kalaman ang kailangan, at syempre sama natin ng sipag, tiyaga, diskarte, tiyak, kikita tayo. So ayun mga farmer, bago tayo magtapos, ay shoutout mo tayo sa ating mga solid subscribers at mga solid supporters na lagi nag-aabang, no? At tumatagkilin sa ating mga videos. Yan, shoutout kay Sir Joseph Garisa at kay Sir Jay Basilio ng King's Vita Plus. Maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay sa ang channel. Kay Zay De La Cruz, kay Mamilani Gusi, karunin po kay Sir Macdo Allen, kay Sir RJ Condino, kay Sir Carl Malinaw, karunin po kay Ma'am Josephine Namok, kay Sir Rodrigo Esplana, karunin po kay Sir Marvin Jarakas, watching from Israel, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, shoutout po sa inyo, Sir Jonald Balate, Barnel Galit, Mamining Bebay, shoutout po sa inyo, Arnolfo De Los Santos, Albert Barrientos, at kay Sir Ayel Dra ng Antique. Pabisita na mga farmer, pasubscribe sa mga YouTube channel nila, Agriwin Adventures, Probinsya ng Magbababoy, Madiscarding Situring, Lin Promdi at Tiligban Farm TV. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gustong pa-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po na pag-subscribe, subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips, tutorials, mga farm ideas, kung saan pwedeng pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!